So never have I ever, hindi po sila na-brief. Actually, kami rin. Hindi tayo na-brief. Oo. So we're gonna be asking these gentlemen a few statements and then there's gonna be simple here. They're gonna let us know if they have done it or if they've never done it. Don't worry, coach. Wholesome lahat. And we're going to make sure that this is something we're gonna remember for quite some time. Jegs, get us started. And dahil nandito nga yung Bulldogs, bagong segment agad para sa kanila. So una, so nag-guess niyo naman yung rules, no? Pag di niyo pa nagawa, never have I ever. Pag nagawa niyo na, I have. So number one, never have I ever been late to practice. Kahit si coach, pwede rin sumagot. Alright, sige. I have never. Ang tagal na ni JLC dito. Wow, never been late to practice all four. Hey coach, may ano ba, parusa ba pag na-late sa practice? Ano bang wala naman. Wala naman. Pero alam lang nila na ayoko na ilalate talaga. Laging all time. Ahead sa call time lagi. Mm-hmm. And parang disiplina talaga yung habit na. Okay, perfect, okay. Perfect. Good habits. Actually, kay JLC ako surprised. 5 years! Magpa-5 years ka na sa inyo, never late. Nasanay na. Nasanay na. That's how it is. Kian, follow him. up next, never have I ever hit a game winner. Si Coach, pwede rin. Naging player din si Coach eh. Hindi kailangan buzzer beater ha. Pwedeng na-shoot nyo, tas yun yung nagpapanalo sa game. Go ahead sa dulo. Wala pa. Never. Never. Okay. Your moment may come. Never. Okay. Hindi ko na matandaan. Meron yan, coach, for sure. Okay. So wala pa so far. Wala pa so far sa mga Bulldogs dito. Baka hindi natin alam. Sa season 85, ang daming nangyayari sa UAP. Now, third. Actually, this is a new question. Never have I ever scored 40 points in the UAP. Sheesh. Konti na lang. 40 points. Sino ang 40 points dito sa UAP? As a player, ha? Pwede. As a player. As a player. Konti na lang. Okay. Never. I have never. Ito yung gusto ko makita. Coach Jeff. Sabi ba nyo, 38. Let's go kay Coach Jeff muna. Okay, wait lang. Let's leave the game muna for a while. Okay. So coach scored at least 40. How many points did you think he scored? Yeah. 43. Alam nyo na eh. 43 points back in 2002. Pero, last bonus attachment doon. How many three-pointers did he hit that day? Nag-43. Sampo. Ah, alam na alam. Sampo. Coach, can you walk us through that day? Nalala mo pa ba? Oo naman. Yun yung ano eh. Single game record data na field goal. Mm-hmm. Kasi si Alan kay Dick, 10 out of 17 ata yun. Tapos ako, 10 out of 13 lang. Mm-hmm. So, medyo kahit pa paano may lamang ako sa kanya. Kasi buong fourth quarter ata, hindi na ako nakatira nun. Talagang naka-ano na sa akin nun. Naka-depensa na sa'yo. Eh coach, medyo ironic nga eh. Kasi naka-40 points ka sa UAP. Actually, super scorer ka nga nun nung naglalaro ka pa. Pero nung naging coach ka, napansin ko sa mga team mo, wala nga kumascore ng 20, parang share the ball sila. May iba sa score ng 8, 10 points, 6 points. Parang lahat nakaka-score. Paano mo naisip na ganun yung gusto mong sistema para sa NU? Hindi, kasi nagsimula yun. Siyempre, kahit pa paano nung medyo limited lang yung support ng NU. So, I have to find ways para talaga mag-complement despite of lack of support. Hindi naman lack of support. Kumbaga, limited support. Right. Kumbaga, so, naghanap ako talaga ng players na magko-compliment. So, good thing. Yun nga, pumasok sa isip ko. Alam ko na, offensive player ako eh. Alam ko na yung bad habit eh. Okay. So, ganda na. Talagang binago ko yung approach ko, pagiging coach ko, para at least mag-compliment. Then, nandun pa rin yung mindset ko na pagiging offensive player. Kasi, itong mga katabi ko, makakapal din ako. Ayan, mga yan. Tatlong yan. So, kahit pa paano, yun nga, kailangan ko lang turuan kung how kinokontrol sila kung kailan nila decision ang tama talaga. Okay. Sana may reaction cam tayo kay JLC. Sinabi niya yan. Napangiti na lang eh. Oo. Alright. Back to the game as it was though. Ito, brought the wrong jersey to a game. Maling uniform yung nadala niyo. Kahit ano, pre-season pwede. Okay. Pre-season. Yung shorts. Never. Okay. Kasi pag pre-season, medyo lenient naman sila sa uniform. Pero ano nangyari dun, Steve? Nakalimutan mo lang ba? Yung CBL, naiwan ko yung shorts ko. Nagpaano pa ako. Lalamove. Para mahabol yung shorts. Oo, napagastos pa. Okay, next. Never have I ever used teammates' clothes or jersey
na hindi nila alam. Yung kinuha nyo lang sa dorm, ganun, ginamit nyo. Pwede rin sapatos. Pwede rin, oh, sapatos pwede rin. Wala, wala, wala. Never, never. Ang babait nila. Ang babait disiplina nila. Kasi ang gusto ni Coach Jeff. Ay, wala nga, hindi nga na late in 5 years eh. Ibang klase eh. Okay, last. Never have I ever won a championship. Ito, alam ko si Coach Jeff. Alam ko yung sagot nito. Player or coach, ha? Pwede. I have. Ayun. And of course, Coach si Steve. Kailan ka na champion ulit? High school. High school. NU, with NU din, yeah. Diba? Si JLC, ganun din. Si Coach Jeff ba coach mo nun? Coach Jeff. Of course. And of course, as a coach, syempre champion na rin. Coach, obviously, you have players that haven't won a championship, haven't had that experience, Kian included. How do you coach up players to become champions? First, kailangan, yun nga, mindset. Kailangan ma-check ko muna yung mindset nito mga to. Kasi mahirap naman i-convince yung mga players mo kung magkakaiba yung mindset. Then, syempre, hindi naman masama mangarap eh. So, yun yung kailangan, inaano ko sa kanila na kailangan yung mangarap eh. So, doon kami nagsimula. Then, yun nga, inalam ko kung ano yung mga history or whatsoever para at least alam ko yung magiging approach ko bawat isa. Kaya nito yung JLC, almost 10 years ko nang kasama. Oo nga. Pinapagalitan ko pa. So, iba yung approach. Pero hindi pa rin ako nagbabago. Kung ano pa rin yung pagkakakilala niya sa akin, ganun pa rin. Same thing doon sa mga bago, yun pa rin yung ginagawa ko para at least, yun nga, coming to the battle, eh, kahit makita nila kung sino man yan, eh, handa silang harapin.